Hi, Bilibers! Good morning! Tuloy-tuloy ang summer! Tuloy-tuloy ang science! Tuloy-tuloy ang saya! At para mas masaya pa ang ating umaga, may ipapakita daw sa atin si Kuya Roadfill. Gagawa ako ng rainbow! Sa baso! Uy! Wow! Parang ang cute nun ah! Oo, sige nga Rod, ipakita mo ang iyong makulay na obra. Sige! Yay! Ang mga kailangan natin! Sugar, food coloring, red, green, yellow, and blue. Maligamgam na tubig! Glass, dropper, kutsara, and apat na small jar. Lagyan ng asukal ang bawat jar. Sa unang jar, wala tayong ilalagay na asukal. Sa pangalawang jar, maglalagay tayo ng dalawang kutsara ng asukal. Isa. Dalawa. Sa pangatlong jar naman, maglalagay tayo ng tatlong kutsara ng asukal. Three. At sa pang-apat na jar, apat na kutsara ng asukal. One. Two. Three. Four. Lagyan ng same amount ng tubig ang bawat jar. Tandaan, kailangan haluin ng maigi hanggang magkakulay tubig. So ito, ilagay na natin ang food color sa mga jar. Food color. Eto na, gagawa na tayo ng rainbow. Una, ibuhos ang blue sugar water sa baso. Ikalawa, gamit ang dropper, isalin ang yellow water sugar dito sa baso. Pero siguraduhin nakadikit ang dropper sa gilid ng baso. Ha? Ayan, dikit natin. Susunod, gamit pa rin ng dropper, isalin ang green sugar water. Panghuli, red sugar water naman. Gamit pa rin ang dropper. Ayan! May rainbow ka na sa baso! iBilib! Sa usapang praktikal, ang density ay ang timbang ng isang bagay sa isang specific volume. Ang density ng tubig ay halos 1 gram per milliliter or 1 gram per cubic centimeter. Pero nagbabago ito. Depende sa temperature nito o kung nahaluan ito ng ibang bagay, gaya nga ng asukal. Walang asukal yung tubig na kulay pula. Ito ang may pinakamaliit na density. Habang pababa ng pababa sa baso, nagiging mas dense ang natitirang colored waters kasi padami ng padami ang sugar content nito. Nasa pinakailalim ang tubig na kulay asul kasi meron itong 4 na tablespoon ng sugar. Ang ginagamit sa pagsukat ng density ng liquid ay hydrometer. Kadalasang gawa ito sa glass at may hawig sa thermometer. Ginagamit ang hydrometer ng mga taong gumagawa ng homemade beer and wine. Kasi nasasabi nito kung gaano karaming sugar na ang nasa liquid. iBilib!